Maulit-ulit na lang po, Atorne, ang ginagawa niya sa akin. Sige po, Nay. Akala niya siguro masaya ako. Yung kriminal ko rin siya, lalasawa ko. Maulit-ulit na lang yung ginagawa. Sana magbago ka na. Kasi pag pinapatawad kita nandun ka na naman ang bababae. Gusto ng mga kapatid mo kasi yung tiga Canada na yun. Kailan na sinabihan ko na sila, na tumigil na sila. Hinihintay kita na bumalik sa akin. Mahal na mahal ko rin kung Seba. Kaya lang, umisang kasi ba, huwag niya, tanggalin na rin niya yung magagalitin niya, ma'am. Usap na lang tayo. Baby, kalma. Good afternoon po, Nay Teresita. Good afternoon po sa magandang inyo, hapon po. Attorney. At, good afternoon po, ma'am. Ma'am, ito pong si Sir Guillermo, ang inyo pong mister. Apo. Ay, hiwalay na po kayo sa kasalukuyan? Hindi po, ma'am eh. Totally, hindi po kami hiwalay. Kasal iniwan po kayo? Po. Hindi po. Iniwan niya po ako sa bahay namin. Oh, pero kasal kayo, ma'am. Opo, ma'am. Kasal kayo dalawa. Opo. Okay, meron po ba kayong anak? Meron po kaming adap. Mm-mm. Pero hindi po nakakuan sa amin. Ah, parang inampon ninyo, opo, ma'am. Opo. Okay, at ilang taon na po kayong kasal ni Sir Guillermo? May 30 years na po, ma'am. 30 years? Ah, pakatagal na nito, opo, ma'am. Opo, ma'am. Ano, yun po ang nanghihinayang ako, ma'am eh. Oo. Dahil sa tagal namin, dahil sa babae, naging ganyan ang buhay namin. Paano po? Naayos po kami eh. Napakaayos po namin na mag-iina. Ngayon ang dahil dahil sa babae na yun, nasira yung aming kwan, pagsasama. Ano po, saan po ba nakilala ni Sir Guillermo itong babaeng sa ito? Sa chat po, binigay po ng kwan eh, yung kagwardya niya. Mm-mm. Yun po, kinasuhan ko po sila. Mm-mm. Dahil nakita ko po yung chat tong babae. Mm-mm. Na mahal niya. Mm-mm. Yung asawa ko. At nakita ko rin po yung kwan ng asawa ko na mahal niya rin yung babae na yun. Mm-mm. Doon po kami nagpang-abot, ma'am. Okay. So sa kasalukuyan, ma'am, si Tatay Guillermo wala na po sa inyong tahanan. Opo, ma'am. Okay. Si Tatay po ay nakikipag-usap pa po ba sa inyo, ma'am? Or talagang hindi na po nakikipag-usap at all? Nakikipag-usap po, ma'am, pagka limba magbigay siya ng pera, ganun. Oo. Pero sa anak niyo, hindi na rin po siya nakikipag-usap? Magbibigay po siya 500, ma'am. Ganun lang po. Opo. Pero hindi na siya nakikipag-usap na nakamusta, po, ganun? Hindi po, ma'am. Hindi niya kinukumusta yung bata. Basta magbigay siya 500. Oo. Na sustento nung bata. Okay. Ngayon po ba itong babae na sinasabi ninyo at si Tatay Guillermo ay nakatira sa isang bahay na? Hindi na po, ma'am. Yung nasa Canada po. Ah, okay. So yung kachat lang talaga ni Tatay Guillermo. Kaya niya ako iniwan, ma'am. Pero hindi pa niya namimit kahit kailan bukod sa nasa Canada lang. Opo, ma'am. Nagbibideo call lang sila. Okay, so hanggang video call lang sila, pero iniwan ka pa rin ni Tatay. Iniwan po ako kasi nakikita ko po, ma'am, na nag-uusap sila. Oo. Anong dinahilan ni Tatay sa'yo, ma'am? Sabi niya po sa akin na mag-kwan muna siya, maglaylo ganun. Oh, okay. So feeling ko baka may pinagdadaanan ni si Tatay Guillermo, ano, malaman natin mamaya. May nabanggit kayo na nag-aso na po kayo kay Tatay Guillermo. Kayo opo. Po ba ay nagkaroon ng kasunduan or naituloy po ba yan? Hindi po. Kasi nagmakaawa siya, ma'am eh. Mm-mm. Eh, siyempre asawa ko po siya. Mm-mm. Pinagbigyan ko po siya. Nung nakuha niya yung dismissal, iniwan na niya ako. Meron hanggang ngayon, meron pa sila yung babae. May lahat po sila na magkakapatid. Meron po silang conversation. Ang sakit po niyan, ma'am, pati yung bahay ko. Gusto nilang angkinin. Pinapulis po ako, pinabarangay. Pinabarangay po ako. Bakit po kayo pinabarangay na? Ano pong ginusto gawin? Gusto ni po nilang umalis ako doon sa pamamahay ko. Kanino po bang bahay yun, Nay? Sa amin po, mag-asawa. Oh, bakit kayo pinapaalis? Yung mga kamag-anak niya, mga ate niya. Mm-mm. Pilit akong kinakalaban doon. Mm-mm. Sabi na, umalis ka rito. Visit kang babae ka. Karapatan niyo, ma'am, na mag-stay doon, lalong-lalo na po kung bahay niyo po yan ni Sir Guillermo. Pinaghirapan ko rin po yun kasi nag-abroad din po ako. Mm-mm, mm-mm. Ang sakit po yung mga gamit namin. Tinanggal doon yung mga kwan ko, yung gripo ko po.
Ngayon kalayo kong nagsasalok. Nagsasalok man ako sa kanila. Nilagyan nila ng ano, yung babwire. Para hindi po ako makasalok. Grabe naman yan, Nay. Sa ngayon, Nay, ibig sabihin wala kayong tubig? Ganun po ba? Wala po, nagsasalok ako, ma'am. Kalayo-layo. Sige, Nay, ganito po. Siguro, unahin natin yung pakikipag-usap kay Tatay Guillermo. Yung sa tubig po at kung ano po yung kakailangan ninyo, tayo yung makikipag-ugnayan po sa barangay para po malaman natin kung ano po yung sitwasyon. Bakit po nagkaroon? Lagi pa akong inaaway doon ng mga kapatid niya. Dahil agin sila sa akin. Mas gusto nila yung tiga Canada kaysa sa akin. Inaaway ako dito sa aming bahay. Kung ano-ano yung binibintang sa akin na wala naman akong kasalanan. Masakit yung ginagawa nila sa akin araw-araw akong inaaway sa bahay ko. Pilit pa nila akong pinalalayas. Sinabihan yung kapitan na palayasin ako. Sabi ng kapitan, di ko kayang palayasin dahil pamamahin niya yan, sabi niya. Tama po. Kasal kayo kanya. Sige po. Nay, kausapin po natin si Tatay Guillermo na para makuha din po ang kanyang panig. Good afternoon po, Sir Guillermo. Good afternoon po, ma'am. Good evening po. Sir Guillermo, nandito po ang inyong may bahay, si Ma'am Teresita Ramos, at kayo po ay nire-reklamo na hindi po kayo tumutupad sa usapan ng pagbibigay ng sustento. Bukod pa po diyan, kayo daw po ay may babae. Wala po, ma'am. Nag-usap na po kami dito sa police station, dito po sa Herona, ma'am. Ngayon po, hindi ko po tayo kalagakaya po yung hinihingi niya na 4,000 na kinsinas po. Kasi nga po, ang trabaho ko po, security, reliever, tapos depende po sa pasok po kung may magdi-deop po sa kayong mag-absent. Yun doon lang po ako papasok, ma'am. Hindi po ako regular. Okay. Magkano po ang sinesweldo niyo, sir? Bali, ang kinuhad ko po ngayon, ma'am, ibinigay ko po sa kanya yung 3K, 7-7 lang po. Okay. So, kayo po ay regular, ang sinasabi niyo po, kayo ay regular po na nakapagbibigay ng sustento. Tama po ba, Sir Guillermo? May resibo po ako. May mga pinirman po siya na nagbibigay ako ng 3,000. Ito po, binigay po sa kanya 3,000, 2,500, 4,000 po. Okay. Kailan po kayo huling nagbigay, sir? Ito lang po, ma'am. Ito lang po nung 8. 8 yata, ma'am, nung umuwi pa ako, inabot ko mismo sa kanya po. March 8. Opo. Okay. 3,000 po. Nay, totoo po ba yun? Opo, ma'am. Totoo po. Na binigyan ako ng 3,000. Okay, at sinasabi ni Tatay Guillermo, tuloy-tuloy po ang kanyang pagbibigay daw ng sustento. Ang kinukuha ko po, ma'am, sa kanya, bakit niya ako iniwan sa ere? Sige, wala na, naman akong kasalanan sa kanya. Siguro na ito yung pagkakataon niya para kausapin po si Tatay Guillermo. Nang dahil doon sa babae niya, na tiga Canada, yun ang ginusto nilang lahat. Na may silang conversation lahat. Lahat sila. May conversation sila. Ano pong nakalagay, ma'am, sa conversation po na yun? Yun po sinasabi niya, ay ate, ang ganda-ganda niyan. Yung nimpanansil na yan, mayroon siyang conversation. Kapatid niya, lahat sila mayroon. Ano pong sinabi ni Tatay Guillermo doon, Nay? Sabi niya sa conversation niya, sa iniris niya sa cellphone, mahal na mahal kita. Handa kitang iwanan. Handa kong iwanan yung asawa ko kanya. Hanggang ngayon, meron pa sila. Hanggang ngayon, meron pa. Gusto mong ipakita ko sa inyo. Yung conversation nyo lahat. May usapan na po kami dito yan, ma'am, na kuhan. Huwag mong iwala yung usapan natin. Yung conversation nyo. Ipakita ko gusto niya. Para maniwala sila na mayroon kang ano, kalaguyo. Noon-noon pa lang yan. Ginawa mo na sa akin. Wala na. Sabi ko. Anong wala? Gusto mo ipakita ko sa'yo. Kaya nga iniwan kita dahil nag-aaway tayo lagi. Oh, nag-aaway tayo lagi. Saan tayo nag-aaway? Sa babae. Kaya dibistansya ako. Pero iniwan kita. Pero may pitong baboy akong iniwan sa'yo. Huwag mong iwalayan. Huwag mong iwalayan dahil noon pa lang pumunta ka ng Cagayan. Doon sa babae mo, iniwan mo ako. Wala. Mamatay man kung sino yung nagsasabi sa atin ng Juan. Dapat sana namatay ka na lang. Nang totoo na lang yung sinasabi mo.
Nay, naiintindihan ko po na kayo po ay matindi po ang inyong pinagdaraanan, ano, pero iwasan po natin na magbanggit po ng mga ganyan. Lagi ako kiniloloko yan, ma'am. Oh? Attorney, siya po nung una niya akong kaniloko yan doon sa atin niya mismo. Kinasuhan ko yan, napriso yan na 5 araw. Pinatawad ko na naman. Eto na naman siya. Tatay Guillermo. Ba? Tay, bakit niyo po ba iniwan si Ma'am Teresita? Kasi parang yun po yung kanyang pinaghinanakit talaga. Minumura din niya po ako, ma'am. Hindi na rin po niya ako... Pinapahiya rin niya ako sa ibang tao na minumura po. Kunwari mo lang yung pinapahiya. Pero ang totoo niya, oh, dahil sa babae mo, doon sa babae mo, yung totoo niya, yung babae mo, hindi ka kasi makapag-chat pagkakasama kita. Kasi nahuli kita eh. May video pa. May video nahuli kami kita. Nahuli kita. Kaya ayaw mo umuwi sa bahay. Nag-chat kayo. Okay. Wait lang na eh ha. Kausapin ko lang si tatay. Eh, ma'am, nag-uusap po. Kinukumusta ko po. Tinalawagan ko lang po siya nung isang gabi. Kinukumusta ko po siya. Okay. Sir Guillermo. Yes, ma'am. Sir, meron pa po kayong pagkakataon na kayo po ay magkausap ni Ma'am Teresita at maayos niyo pa po kung ano po yung relasyon ninyo. Kasi 30 ilang taon na kayong kasal, sir? Kwan po, magte-30 na po. 30 years na kayong magkasama, sir. At yes, ma'am. Naniniwala naman po ako na hindi po kayo tatagal ng 30 years sa inyong pong pinagsamahan. Napakatagal pong panahon. Ma'am. Oo, baka... Bali, pang-apat po niya akong asawa. Pinakasalan ko po siya. Mm-hmm. Sinungaling ka pa? Mm-hmm. Pang-apat na asawa, napakasinungaling mo! Ma'am, sagot tapos lang. Tapos lima po na yung anak niya nung nagsama na po kami, ma'am. Okay, ang tinatanong ko po, Sir Guillermo, mahal niyo pa po ba si Ma'am Teresita? May pagkakataon po ba na magkaayos kayo? Opo, ma'am. Kinukumusta ko po naman po siya gabi-gabi, ma'am. Sinungaling pa gabi-gabi? Huwag ka naman magsinungaling. Huwag ko naman sabihing gabi-gabi. Kinukumusta ka? Kailan lang nung tayo nag-usap? Meron po akong pandito. Kailan ba kayo huling nag-usap na eh? Nung Sabado po. Oh, nag-usap eh. Po kami, ma'am. Yeah, nung binigay niya sa akin yung pera. Oh, nag-usap kayo nung 8. Oh, inabot lang niya para siyang nandidiri pa sa akin. Oh, hindi mo naman daw pala kinamusta, sir. Hindi mo lang niya ako pumunta sa kapatid niya, pumunta sa nanay niya, pero sa akin hindi. Paano ako, kasi hate niya ako? Hate niya ako dahil sa babae. Ibagam ti at paypay so. Ang kangakwa, aglumlum mo, abo. Pag-usap na lang tayo ulit sa kwan na lang, barangay, para mag-usap na lang tayo. Okay, ganito po, Nay. Ano po ang nais yung mangyari, Nay Teresita? Tuloy ko na lang po yung kaso. Ituloy nyo na lang po yung kaso. Ano po kasi ang... katatahimik namin, ituloy ko na lang po yung kaso. Nay Teresita, kung handa pong maghumingi ng paumanhin si Sir Guillermo at kayo po ay makapag-usap na dalawa ng masinsinan, na makaupo po kayo at makapag-usap na dalawa, handa po ba kayong kausapin siya at magpatawad? Bukas po ba kayo sa ganong pag-uusap, ma'am? Paano po, ma'am? Pinatawad ko naman na siya. Mm-mm. Inulit na naman niya. Ano bang gusto niya? Paulit-ulit na lang. So wala na po talaga na yun. Paulit-ulit na lang po, attorney, ang ginagawa niya sa akin. Sige po, akala niya siguro masaya ako. Yung criminal ko rin siya, ang lalasawa ko. Mm-hmm. Paulit-ulit na lang yung ginagawa, ingin ang tawad. Mm-hmm. Pagkatapos, buwan na naman, iwanan na naman niya ako. Paano ko po siya patatawarin? Naiintindihan po natin na, at of course, decision niyo po yan. Kayo po ang may karapatan para mag-desisyon kung ano po ang gagawin nating hakbang. In any case, Sir Guillermo, kung kayo po ay halimbawang mapatunayan po na meron pong babae, kagaya po ng akusasyon ni Ma'am Teresita, maaari po kayo makasuhan, sir. Naiintindihan niyo po ba yon? Ma'am, mag-ayos na lang po kami. Pwede bang mag-ayos na lang po kami? Sir, actually, ayun po ang aking maipapayo, no? As much as possible po, kung kakayanin naman po na
mapag-usap po kayo dahil kagaya po ng sinabi ko kanina, 30 years din po yung inyong pinagsamahan. Pero kasi parang, ang sinasabi naman po ni Ma'am Teresita, ilang beses na kayong pinatawad. Usapin muna natin si Police Corporal Lasquite, ang Assistant WCPD Investigator ng Gerona Municipal Police Station. Magandang hapon po, Police Corporal Lasquite. Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Yes, magandang hapon po, ma'am, at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ma'am Lasquite, napag-alaman po namin na sa inyong tanggapan daw po, nagkaroon ng kasunduan itong si Ma'am Teresita at Sir Guillermo ukol sa kanilang sustento. Pwede po bang malaman, ma'am, kung ano po ang kanilang napagkasunduan? Ma'am, yes, ma'am. Nagkasundo po sila sa office po ng WCPD last January po yun, ma'am. Ang gusto po kasi, ma'am, ni Ma'am Teresita is humingi po ng sustento sa kanyang asawa na si Sir Guillermo ng 4,000 every quincenas at saka katapusan po. So, bali, tinanong ko naman po si Sir Guillermo kung kaya niya naman pong ibigay yon. Ang sabi naman po niya is okay daw po kahit mahirap para sa kanya, para hindi na daw po, para tumahimik na lang daw po yung sitwasyon. Dahil nung time na pinag-uusap ko po sila at mapaayos po sila is yun lang naman po ang demand ni Ma'am Teresita. So, ang gusto naman po ni Sir Guillermo is maging maayos. Kaya kahit mahirap po para sa kanya, ma'am, is nag-okay po siya doon sa 4,000 na yon. Dahil nga po security guard po ang kanyang trabaho at ayon po sa kanya is reliever lang din po siya, ma'am. So, para sa kanya is mahirap po yung 4,000 quincenas katapusan na isusustento po niya kay Ma'am Teresita po. So, kumbaga, ang total, suma total po ng kanilang sustento ay 8,000 kada buwan. Dama po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun nga po. Okay. Ngayon, ma'am, updated naman po na nagbigay si Sir Guillermo ng sustento kay Ma'am Teresita. Yun nga lang po, nung yung 16 to 30 na sustento niya para kay Ma'am Teresita is nakapagbigay lang po siya ng 2.5 dahil ang sabi nga po niya, ma'am, is yun lang po ang kanyang kinita at yun lang yung natira sa kanyang sahod. So, sabi ko, kausapin niyo po si Ma'am Teresita kung tatanggapin po niya yung pera na yan at ipaliwanag niyo po kung na ganito lang ang natira sa sahod mo. Sabi ko po, ma'am. Tama po, tama naman po, ma'am. At Police Corporal Lasquite, nung sila po ay nagka-usap po dyan po sa inyong istasyon, nagkaroon po ba ng pag-uusap, ma'am, ukol sa alleged na pambababae daw po ni Sir Guillermo? Meron po bang ganon na pag-uusap or inamin po ba ni Sir Guillermo? Ma'am, may ganong dahilan na sinasabi po ni Ma'am Teresita, ngunit hindi po siya makapagbigay ng sapat na ebidensya. May sinasabi po siya, nakachat po niya, yes po, na may na babae, and then yun lang naman po yung ebidensyang sinasabi niya na may kachat. So, tinanong ko po si Sir Guillermo regarding doon, bali, hindi naman po niya inamin na meron po siya or tinatanggi po niya na meron po siyang babae. Parang naghihinala lang po si Ma'am Teresita regarding po doon sa babae kasi ma'am, wala naman po siyang sapat na ebidensya na maipapakita na talagang may babae po si Sir Guillermo. Okay. Sige. Sige po, ma'am. Police Corporal Lasquite, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyong opisina kapag po si Ma'am Teresita ay nakapag-desisyon na po na makapaghain po ng reklamo laban po sa kanyang asawa. Hihingin din po namin yung kopya nung kanila pong kasunduan para po makita namin, ma-assess din namin kung ano po yung kanilang initial na pinag-usapan po kagaya po ng inyong nabanggit. Yes, ma'am. Ma'am, bali for info lang po. Meron na po akong na-file dati na case regarding po doon kay Ma'am Teresita at then kay Sir Guillermo. Ngunit dahil po sa nagkaayos po sila, dalawang beses na po yan, ma'am, na nag-file po kami ng case kay Sir Guillermo ng 9262. Ngayon, ma'am, lagi na lang po pinapatawad po ni Ma'am Teresita. Nabanggit nga po ni Nanay. So, may possibility din po siguro, ma'am, na mapagkasundo natin sila. And then,
bali, nandito naman po ang kapulisan ng Girona. Pwede din pong tumulong para ma-settle po at magkaroon po ng kasunduan at makapagkasundo po natin ang mag-asawa. And then, at the same time po, pwede ko pong idulog yan sa DSWD ng Girona para magkaroon po sila ng retreat, yung parang sa marriage po, para maibalik para po marriage yung pagmamahalan nilang dalawa. Mm-hmm. Yes, ma'am. Mm-hmm. Sige po, siguro, Police Corporal Lasquita, bigyan lang natin ng sapat na panahon si Ma'am Teresita para po mapag-isipang mabuti kung ano po ang kanyang susunod na aksyon. Kami naman po dito sa Wanted sa Radyo, kung ano po ang desisyon ng aming po mga complainant, sinusuportahan po namin. At of course, okay, sila naman po ang may final say sa kanilang nais gawin. Pero maraming salamat po, Police Corporal Lasquita, sa inyong panahon ngayong hapon. Yes. At sa pagtulong, yes, po sa amin. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Maraming salamat din po. Ingat po kayo at God bless po. Sige po. Maraming salamat, Police Corporal Ana Isabel Lasquita, ang Assistant WCPD Investigator ng Girona Municipal Police Station, Tarlac. Nay, kagaya na nabanggit ko, baka pakinggan nyo lang po. Hindi, wala pong pilitan ito, ha? Hindi po natin pipilitin na kayo po ay magkaayos. Pakinggan nyo lang po yung nais niyang sabihin. Sir Guillermo, pagkakataon mo na to para mag-explain po kay Nanay Teresita, siya po ay nakikinig sa inyo. Hayaan po namin kayo mag-usap. Pwede magkita na lang kami sa police station, ma'am, para makapagkuhan kami talaga. Ah, sige po. Dito din po sa Girona Police Station, sir? Opo, ma'am. Okay, kasi medyo choppy daw ang linya. Sige po, tanongin natin si Nanay Teresita. Nay, kayo po ba ay willing na pakinggan lang po kung ano po yung masasabi ni Sir Guillermo? Again, hindi po namin kayo pinipilit na makipag-ayos. Nasa inyo pa rin po yung decision na yun. At sasamahan po namin kayo na sa police station para marinig po na din namin kung ano po yung sasabihin ni Sir Guillermo. Okay po ba sa inyo yan, Nay? Opo, attorney. Mm-mm. Kayo po, Nanay, baka may gusto po kayong sabihin kay Sir Guillermo. Sana magbago ka na. Kasi pag pinapatawad kita nandun ka na naman ang bababae. Gusto ng mga kapatid mo kasi yung tiga-Canada na yun. Kaya nga sinabihan ko na sila, na tumigil na sila. Tignan mo, tumigil na sila. Nag-away na nga kami. Inaway ko na nga yung mga kapatid ko. Inaway? Ta sinasabi ni Merle na takot ka daw sa kanya. Paano ako maniniwala? Hindi ako takot. Hindi ako takot sa kanila. Hinihintay kita na bumalik sa akin. Hindi ka naman bumabalik. Hinihintay mo pa ako pumunta rito. Makita na lang tayo ng personal. Dito na lang. Hinihintay mo pa ako na pumunta rito. Sir Guillermo, hayaan po muna natin na magsalta si Ma'am Teresita, ha, para mas magkaintindihan po tayo. Hinihintay kita katagal. Pasko, bagong taon, mag-isa ko lang sa bahay. Sige na, kausapin. Ilabas niyo po kung ano yung nararamdaman niyo. Kausapin niyo si Tate Guillermo. Ang tagal kitang hinintay, pero hindi ka bumabalik. Ngayon pumunta ako dito kay Sir Tulpo. Doon ka bumabalik. Kaya nga, umuwi ka na lang sa mag-usap tayo. Bumabalik ka pagka kinakasuhan kita. So, Tay Guillermo, siguro sabihan niyo na lang po si Ma'am muna na kumalma po muna siya. Mag-usap na lang po kayo ulit doon sa police station. Masakit yung ginagawa mo sa akin. Kasi talagang yung damdamin po ni Ma'am. Mag-usap na lang tayo dito. Walang pupuntang mga kapatid. Ang sakit ng ginagawa mo, mag-akala mo. Alos at takin ako sa puso. Oh, sige. Tay Guillermo, ganito po ha. Paalala ko lamang po sa inyo. Hindi din po tama na kayo po ay basta-basta nang aabandona ng inyong asawa. Ha? Lalong-lalo na po kung kayo po ay nambababae lamang. Yan po ay may karampatang parusa po sa ilalim ng ating batas. Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina. Hindi po... nais ko po sana, Sir Guillermo, kung ano po yung mapag-uusapan nyo ni Ma'am Teresita, sana po maging tapat po kayo sa pag-uusap at hindi po yung patatawarin kayo, lolokohin ninyo, patatawarin kayo, lolokohin. Naglolokohan po tayo pag ganun po ang gagawin natin, ha? So, kayo po, sana po, Tay Guillermo, pag nag-usap kayo ni Nanay, as soon as possible, isa-schedule po namin kayo sa Girona Police Station para po mapag-ayos na po kayo at mapatawad po siguro kayo ni Nanay. Depende po sa kanyang magiging desisyon. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Mm-mm. Sige po. Tatay Guillermo, ano po ang huling mensahe nyo kay ma'am bago po tayo magtapos?
Mahal na mahal ko rin kung siya, ma. Kaya ay, lang, kung minsan kasi pa, tanggalin na rin niya yung magagalit niya, ma'am. Usap na lang tayo. Baby, kalma. Tsaka siguro, sir, huwag na munang i-involve yung mga kapatid, ha? Yung mga nanay, kapatid. Kasi, syempre, baby, kalma. Relasyon yung dalawa ito, eh, ha? Nay, baby, kalma ka daw, nay. Hmm. Nay. Kalma daw, baby. Kalma daw, baby. Baby na tawag sa'yo, ma'am. Alam niya yung baby niya, yung tiga Canada, hindi sa atin yun. Oh, nanay, wag mo muna isipin na yun, nanay. Tiga Canada yung baby niya. Ang pinag-uusapan natin dito, nay, ay maging bukas po ang ating pag-iisip, ha? Yun ang tawagan nila, ma'am, eh. Kung aamin naman po si sir sa kanyang kasalanan at handa po siyang humingi ng paumanhin at maging, ano po siya, kumbaga, eh, genuine po sa kanyang paghihingi ng tawad, malay niyo po, kayo po ay magkaayos pa. Hindi po namin pinipilit, ma'am, pero siguro dahil kayo po ay mag-asawa po ng higit 30 taon, ma'am, that counts for something, you know? Sige po. Ganun na lang po, Tay Guillermo. Huwag niyo po ibaba yung telepono. Makikipag-ugnayan po ang aming staff para po may schedule na po kayo sa Gerona Police Station. Maraming salamat po. Sige po, pamasok po. Opo, ma'am, baka may schedule po yung may duty po ako. Sayang po yung araw kasi. Yes po. Kaya, sige, sir. We will try our best po na wala po kayong duty kung kailan po kayo available at gano'n na rin po si Ma'am Teresita. Ah, Tatay Guillermo. Tatay. I-date natin sila after. Gayon na lang. Nag-message si Idol Rafi. Oh, sabi ni Idol Rafi, baka gusto niyo daw pong mag-date ni nanay. Opo, ma'am. Ay. Ay, okay naman. Tapos, sabi po ni Idol Rafi, Kuya Guillermo, meron daw libreng robust. Wow! Natawa si nanay. Si nanay parang na-excite. Natawa si nanay. Hindi namin yung pinaprank. Portet ko pa lang, ma'am. Ipasok mo. Gusto mo? Ay, andan na. Ay, asa na? Ay, pasok nyo na. Asa na? Kunin mo yung isang box. Tay! Ito na, ere, ang... Hindi yan yung pinakamalaki, ah. Oh, sige, para, Tay. Hindi yan yung extreme. Ay, tama. Ayan. O, oh, Tay, tignan mo, Tay. O, oh, Tay. Oh, isang box ba, na ng robust to, Tay, ah. Tay, handa... Apo, ma'am. Handa po magbigay ng date at isang box ng robust si Senator Rafi. Oh, sige, ma'am. Bigyan niyo po sa kanya, ma'am. Oh, para ano, Tay. Hindi, pero Tatay, saan niyo po ba gustong mag-date ni nanay? Sa SM po. Ah, sa SM, oh. Nay, kami nang bahala sa date ninyo ni Tatay. Okay? Para makapag-usap kayo ng masinsinan, lakay yung dalawa lang, makapag-loving-loving, yung makapag-sweet time, sweet moments kayo ni Tatay, di ba? Okay ba sa inyo yun, Tay? Sige po, ma. Ako po. Oh, yun. Okay na pala. Nay, okay ba kayo? Ma'am. Hindi ko po alam, ma'am. Kung kwan? Eh, Tay, itanongin mo na si nanay na makipag-date sa iyo, ah. Naku, naputol na naman ang ating ninya. In any case, Ma'am Teresita, kagaya po na nabanggit ko, no? Opo, tutulungan po namin kayo, sasamahan po kayo sa police station para po makausap na si Tatay Guillermo. At base naman po sa sinabi niya kanina, eh, parang willing din naman po siya makipag-usap sa inyo. Pero, of course, nasa inyo pa rin mamang desisyon, okay? Opo, Atty. Sige po. Maraming salamat, Nanay Teresita, sa inyong panahon ngayong hapon. At, pa-assist po namin kayo sa staff namin para mabigay po yung susunod na gagawin. Opo, maraming salamat po, Atty. At kay Sir Tulpo. Yes po. Opo. Salamat po. Sige po, maraming salamat din po. Date nila. Oo nga, kailangan may flowers yan. Oo, sige po. Nanay, kaya alam niyo po, nanay, kung bakit na kung maaari, sinasabi po niya, ito yung kanina, kung maaari, makapag-usap muna po kayo. Kasi maraming beses na po dito sa Wanted sa radyo, na pagdating dito sa radyo, sasampahan kita ng kaso, ganito ganyan, mag-file tayo ng kaso. Pero nung nakita na, ayaw na. So, maganda nanay, makapag-usap muna po kayo. Tsaka syempre mag-asawa yan eh. Ang tagal nyo na, ma'am, 30 years. Hindi ko po sinasabing mali na maghiwalay. Of course, kung talaga pong wala ng pagmamahal at siguro may matindi kayong pinagdadaanan, decision po yan na mag-asawa. Pero as much as possible, dahil matagal na rin po ang pinagsamahan yun ninyo. Yun nga po eh. Diba? Minahal nyo din naman po yung tao or yun mahal po. Nyo naman yung tao. Yun nga pa, kung kaya pong ayusin, mas okay pong ayusin. Pero again, ma'am, tignan natin kung saan dadalhin yung kwento ninyo ni tatay. Baka after ng date, eh malaman nyo po kung ano yung gagawin ninyo na yun.
Ha? Opo. Sige po. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay Teresita. At usapin namin kayo sa kabilang studio. Salamat po. Salamat po, Nanay. Thank you po, Torni. Salamat po. Salamat po. Baby kalma. Oo ayan. Nga eh, nagulat ako kay Tatay Gillian. Ayan. Baby kalma daw.